subscribe to my channel and also press this bell icon. Hello mga kautoons, ayun po, good morning sa inyo lahat dyan. Ayun po, meron po akong isang gagawin ngayon mga kautoons. Ito po ay isang Toyota Corolla 2018 model. Ito pong sasakyan to mga kautoons ay recall po to ng Toyota. Ito pong steering intermediate shaft nya. Ayan po, ito po yung intermediate shaft nya. Ito po, yan po ay kailangan natin itong pahitan mga kautoons. Kasi ito po yung recall ng Toyota company. Yung mga recall to mga kautoons sa isang 2018 at saka 2019 model. Yan po mga kautoons. Ito po ay recall ng Toyota. Yan po, ito po yung gagawin kami ngayon mga kautoons. Yan po ito mga kautoons. Ito po yung pisa na ipapalit natin yung intermediate shaft niya. Yan po. Ito po yung part number niya mga kautoons. Tingnan nyo. Ayan po yung part number niya. 45260 12690. Ayan po yung part number ng steering intermediate shaft niya. Ito po yung recall ng company ng Toyota. Ayan po. Ayan po mga kautoons. Ito po yung intermediate shaft. Ayan po siya mga kautoons. Okay. Kaya kayo mga kautoons ay tanggalin mo lang kautoons itong cover na ito. Ayan po. Magamit rin tayo ng pintle pin, pero pang ano, pang marking natin sa intermediate shaft na para hindi tayo malito. Kasi ito siya ay mga spline mga kautoons, hindi gaya ng ibang sasakyan na mayroon siyang guide talaga. Ito siya ay spline, kaya kailangan natin markingan bago tayo magtanggal. Ayan po, before tayo magtanggal ito sa mga kautoons ay kailangan natin i-straight yung ano bila. Ayan po, kailangan natin naka-align yung steering wheel niya, kasi once na magkamali tayo mga kautoons, magkamali tayo ng ano niyan, mahawi natin yan, tapos matamigi yung pagkabit natin ng steering wheel intermediate shaft, ay magkaroon po siya ng problema. Iilaw yung airbag kasi masisira yung clutch spring niya doon sa dito banda sa ano na likod ng steering wheel. Ayan po yung problema kung di natin malagay ng maayos. Ayan po mga kautoons. Yan po ay babaklasin ko muna mga kautoons at pakita ko sa yung mga kautoons. Ayan po. Ayos sa dik. Ayan po mga kautoons, gamit lang tayo ng 12mm. Ayan po, para baklasin natin tong ano dito, yung bolt dito sa ilalim. Yung bolt sa ilalim na no? Sa shaft niya, tapos sa itaas. Ito pong sa taas mga kautoons, ito po yung shaft niya. Kautoons, ito po yung sa itaas niya. Kaya ngayon yan po, nakalabas na po mga kautoons. Yan po, dyan tayo magmamarking mga kautoons para
makita natin yung spline niya. Ito po yung spline niya. Yan po, mag-marking tayo ng pintil-pin dyan. Lagyan natin ng marking. At saka dito. Ayan po. Para hindi tayo malilito mamaya pagkabit natin. Okay mga kautons. Ayan po. Lagyan ko muna ng pintil-pin mga kautons. Ayun po mga kautons, nalagyan ko na po siya ng marking dito sa ilalim. Ayan po. At saka sa itaas ay mayroon na po siya. Ayan siya po mga kautons. Ngayon, titignan natin ulit yung manubila kung naka-align ba siya. Ayan po, naka-align po siya mga kautons. Ayan po siya. Kaya ngayon, bunutin na natin ito mga kautons. Ayan po, bunutin na natin yan. Okay. Ayan po. Ayan po mga kautons, kailangan natin na ikumpara lang tong luma niya. Yung pagkabit niya mga kautons, ito ay nasa ilalim, ito ay nasa ibabaw. Ayan po. Ngayon, titignan natin tong marking natin dito. Ayan po. Gagayahin na natin to dito sa kabila. Ayan po, markingan ko muna mga kautons. Ayan po mga kautons, nalagyan ko na po ng marking itong bago na intermediate shaft. Ayan po, di bali apat na ngipin dito galing sa dito, nagbibilang ako ng ngipin kasi ito po yung luma ay apat na ngipin po yung parang yung nilampasan niya bago nagmarking ako. Ayan po, pati doon sa ito po sa ayan po, ayan po siya, nakalagay siya na may marking na po siya. Ayan po. Okay, ayan po siya mga kautons. Ayan po mga kautons, yung position ng mga kautons ay ganyan po yung position yan. Ayan po. Kailangan yung maliit na to mga kautons ay nasa ibabaw. Itong malaking shaft na to, yung parang tubo ka nasa ilalim. Ayan po, ikabit ko muna mga kautons. Ay. Ayan po mga kautons, yun po, nalagay na po natin yung marking niya. Ayan po siya. Yun siya, nakatama na po. At saka doon sa taas po mga kautons, yun po, nakatama na po yung marking niya. Ayan po mga kautons, yan po ay nalagyan na po natin ng tornilyo yan. Yan, tama na siya mga kautons. Okay. Sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules, my life.
Ayan po si mga Kautons. Ayan po siya. Nakabit ko na po yung tornilyo niya. Ayan po sa taas. Ayan sa taas nakabit ko na at saka dito sa ilalim. Ayan po, ibalik ko muna yung cable mga Kautons. Okay. Ayan po mga Kautons, nakabit ko na po yung cover niya doon sa universal dito, nagtakip niya at saka yung cover dito sa taas, ayan po. Ayan po mga Kautons, ganyan lang po magkabit ng ano mga Kautons, steering wheel intermediate shop, yun po. Ganyan lang mga Kautons, ito mga Kautons, ito pong shop na to, ito po isang recall ng Toyota. Ayan po, galing ng 2018 to 2019 model. Ayan po mga Kautons, kung kayo ay mayroong mga Toyota Corolla, ayan po, nationwide po ito mga Kautons na recall po ito ng Toyota. Kahit doon sa Pinas, kahit anong bansa, basta sabi ka ng company ng Toyota kasi nito mga Kautons, ito yung recall nila. Ito po yung intermediate shop. Ayan po. Ayan o, maano siya, parang nag-masa-masa. Ayan po. Ayan po mga Kautons, ayan po, natapos natin nakabit yung intermediate shop. Ngayon, magpaalam na ko mga Kautons. Yun po, mayroon na naman akong napakita sa inyo mga Kautons na isang video na ano, paano papalit ng steering wheel intermediate shop. Yun po, yun po, salamat sa panonood nyo mga Kautons at magpaalam na ko sa inyo mga Kautons. Hanggang dito na lang. Yun po, sana nag-enjoy kayo sa video nito mga Kautons. Kung nagustuhan yung video nito mga Kautons, pakilike and share na rin po mga Kautons. Kung ikaw hindi pa naka-subscribe, yun po, paki-click na po yung notification bell at saka subscribe button at saka yun. Para updated ka sa videos na gagawin ko. Yun po mga Kautons, hanggang dito na lang. Para na ka sa inyo. Thank you for watching mga Kautons.